Hello? Nagangat si Ashley ng tingin mula sa pagkakayuko sa rosas na nakatanim sa hardin. Pagkakain, ipinasya niyang magtungo roon. Doon niya balak magpalipas ng maghapon mag-isa. Gusto kasi niyang mag-isip. Pero mukhang malabo yun dahil nasa harap niya ngayon ang taong gumugulo ng isipan niya. Doon pa naman niya naisipang magpunta dahil hindi niya gawaing puntahan ang parteng yun ng hasyenda kapag nag-iisip siya. Sa veranda siya nagtutungo kapag nag-iisip siya. Tumayo siya, nakalimutan niyang hawak niya ang isang rosas. Dumulas ang kamay niya at sumabit yun sa tinik ng naturang halaman. Ouch! Daing niya. Mabilis siyang dinaluhan ni Alex. It's bleeding. Tusok lang yan malayo sa sikmura. Hindi ito sumagot. Dinala nito ang daliri niya sa mga labi nito at walang babalang sinipsip nito ang dugo sa daliri niya. Napasinghap siya. What are you doing? I'm preventing it from bleeding more. Napapikit siya nang gawin uli nito. Napadilat siya nang tumigil na ito. She found him staring at her. Agad niyang binawi ang kanyang kamay at nag-iwas ng tingin. Umatras din siya para maglagay ng distansya. Please don't. No, I intend to kiss you. The way he was kissing her reminded her of the past. Something she didn't want to remember. Because she knew she would only lose. Hawak nito ang puso niya kaya kontrolado nito ang kanyang katawan. Napapikit siya sa realisasyong yun. Napahikbi siya. I'm sorry, Ashley. Don't worry. It won't happen again. I promise. Sorry? Yun ba ang gusto niyang marinig mula rito? O may iba pa siyang gustong marinig? Coming back was the greatest mistake she ever made. Bakit ba hindi siya marunong madala? Tinupad ni Alex ang sinabi nito. Isang linggo nang hindi ito nakikita ni Ashley. As insane as it was, she missed him badly. Parang mas gusto pa niyang naroroon ito kaysa halos mamatay-matay siya sa kakaisip. Pinahihirapan siya nito pero wala siyang magawa. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Kailangan niyang makasagap ng sariwang hangin. May kung ano nagtulak sa kanya upang lumapit doon sa kwarto nito. She turned the doorknob and was surprised to find it unlocked. Pumasok siya sa silid at inilibot ang paningin sa kabuuan nun. Halatang lalaki ang umuukpa roon dahil sa kulay ng mga gamit doon. She closed her eyes and breathed in Alex Mully's hand. Dahil doon, pakiramdam niya kasama niya ito. Umupo siya sa kama. Inabot niya ang unan at yumakap dito. Maayos na maayos ang kama, tanda na hindi natulugan. Napadako ang paningin niya sa bedside table. Nakuha ang pansin niya ng isang nakakwadradong larawan. Inabot niya ang kwadrado at tinitigan ang larawan doon. It was a picture of her, Alex, and also Ella. Nasa gitna si Alex at nakaakbay ito sa kanila ni Ella. A tear fell from her eyes. Where are you, Ella? Hindi niya mapagilang itanong sa isip. Bakit wala ito sa lugar na inaasahan niyang makikita ito? Ano ang nangyari dito at kay Alex? Tinitigan niya magandang mukha ng matalik na kaibigan na nagdulot sa kanya ng iba yung sakit ng kalooban. 4 years ago. Hi! Napadungaw si Ashley mula sa pagkakayupyup sa veranda. Hi! Kiming bati niya kay Alex. Halatang kadarating lang ito. May nakasukbit pa kasing backpack sa balikat nito. Can I join you up there? Sure. Mabilis itong nagtungo sa veranda. Bakit mag-isa ka lang dito? May iniisip kasi ako eh. Dito ako nagpupunta kapag nag-iisip ako. Do you mind if I ask what you're thinking? Kung ano-ano lang naman. Pagsisinungaling na lamang niya. Well, I see. Hindi niya alam kung anong ikokomento sa sinabi nito kaya tumahimik na lamang siya. Gusto niya itong makilala ng mabuti pero nabablangko ang isip niya kapag kaharap niya ito. It was very unlike her. Madali para sa kanya makipagkaibigan at magbukas ng anumang usapan. Pero pagdating kay Alex, nadudungo siya. They were silver gray in color. Ayon sa kanyang papa, may ninunuraw kasi si Alex na may dugong banyaga. At doon nito, nakuha ang kulay ng mga mata nito. How old are you? I'm 17. Being 17, ano ang mga pinagkakaabalahan mo? School. First year college ako sa UP Los Baños. Kung ganun, tuwing bakasyon ka lang nandito? Tumango siya. How about you?
Unti-unti nang nawawala ang kaba at pagkaasiwa niya. Gaya ng sinabi ng mama ko, ako namamahala sa negosyo na naiwan ng late father ko. It's a liner business. We have buses everywhere in the Philippines. Wow! Ang yaman niyo pala. Hindi naman. Business management ba ang tinapos mo? Sa Ateneo. Ikaw, anong course mo? Agriculture. I love this place so I decided to take up something that is related to land. Nice and very noble. So, you're planning to take charge of the hacienda someday, huh? I must and I will. I'm an only child. Walang ibang maaaring mamahala nito kundi ako. Tama ka. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay lang. I find my school lessons easy. Paano mo nasabi yan? Ang daming kabataan kukontra sa sinabi mo. I find school works easy because I give it my all. Nice principal, Ashley, ah. You sound mature for your age. Really? Yes, really. Kasi ang ibang kaedad mo, hindi pa seryoso sa buhay. Kung hindi pa mamasyal, pakikipagrelasyon at pakikipagbarkadang inaatupag. Are you speaking from experience? That was nice one. Napangiti siya. Ikaw, gaano ka katagal mag-i-stay dito? Ewan ko. Pwedeng umabot ng isang buwan kung wala namang magiging problema sa transport group. Sana nga wala para pwede ako magtagal dito. Gusto ko makabawi kay mama. Nasiyahan siya sa naging sagot nito. Alex did stay for quite a while. And they were always together. Magkasama silang nag-swimming at namimingwit ng isda. Naglibot sa buong asyenda at karating bayan nun at kung ano-ano pa. Dahil dun, nagkalapit sila ng husto bagay na ikinatuwa na kanilang mga magulang. Hey, why are you staring at me? Napakurap siya. Salit na sumagot. Nag-iwas siya ng tingin. Paano ba niya sasabihin dito na sa loob lamang ng maikling panahon, natutuhan itong mahalin ng batang puso niya? Pero hindi niya akalaing mabilis yung mauuwi sa pag-ibig. Hindi ito mahirap mahalin. Bukod sa gwapo, marami itong magagandang katangian na magugustuhan ng sinumang babae. Yun nga lang, hindi niya masabi rito ang nilalaman ng kanyang puso. Pakiramdam kasi niya, nakababatang kapatid lamang ang turing nito sa kanya. Kay saklap naman ang first love niya. You're crying. Ha? Umiiyak ba ako? Why are you crying? Wala to, napuwing lang ako. You can't just cry without a reason. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang dahilan. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Kanina pa siya doon pero wala pa rin siyang huli. May love sa kanya mga isda pero dito, hindi. Ilang araw ko na napapansin na malungkot ka. What's bothering you, Ash? It's nothing. Gusto mo, karera na lang tayo. Ang unang makarating sa punong yun ang panalo. Anong premyo? Ang talo ang magluluto ng mga isda na nahuli mo. Deal. Bibigyan kita ng partida. Hanggang dyan sa punong mangga. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil babae ka, mas mabilis tumakbo ang lalaki kaysa sa babae. Yabang. Pero sige, tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Sige na, pumunta ka na dun. Sumigaw ito at nagsimula ang karera. Bilisan mo, abutan na kita. Kung kaya mo. Kaya ko syempre. Okay din. Catch me if you can. Gotcha. Sabi nito, sabay hagip sa kamay niya. Hey! Talo ka, binigyan na kita ng partida nun ah. Ang daya mo naman eh. Anong madaya dun? Paano ko nang daya? Hindi siya makasagot. Wala naman kasing relasyon sa karera ang sinabi niya. Ibang tinutukoy niya nang sabihin niya itong madaya. Madaya ito dahil hinuli nito ang puso niya. At may palagay siyang wala na siyang magagawa pa para mabawi yun. Hindi naman niya masabi rito ang damdamin niya dahil ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Nabura ang ngiti ni Alex nang matitigan niya si Ashley. May nabana kasi siyang lungkot sa mga mata nito. Ashley? Sige na nga, panalo ka na. Ako na magluluto ng isda. Bitiwa mo na ako. What's wrong? Wala. Meron eh. What is it? Wala nga. Nanlaki ang mga mata nito nang mawalan siya ng balanse. Are you hurt? Habol ang hiningang umiling ito. He searched her face. Mukha namang walang pinsala ito. Binasa nito ang mga labi. Nahigit niya ang hininga. How would it feel to kiss those pink lips? He pulled her close to his body. Hindi niya mapigilan ang sarili at umangat ang ulo niya. Natigilan si Ashley sa ginawa ni Alex. He was looking at her differently. It was as if he was looking at her for the first time.
Bumaba ang paningin nito sa mga labi niya. Nagulat siya nang kabigin siya nito palapit. The kiss was so live. Kung hindi niya nakita ang apoy sa mga mata nito, iisipin niyang sa imahinasyon lamang niya nangyayari yon. Ashley, your lips, they're so soft. Hindi niya malaman kung paano magre-react sa ginagawang paghalik nito. Alex's lips were the first to kiss her, but it seemed that she had known his kisses all her life. Please say no, Ash. Tila nahihirapang sabi nito. Hindi siya sumagot. She wanted him to kiss her forever. Ashley, sambit nito at sinakop uli ang mga labi niya. Alex stared at Ashley. The kiss changed everything about them. He could not see her as a little sister anymore. He wanted more. She opened her eyes and looked at him. Her dewy-like eyes were soft and heavy with passion that he grew impossibly harder. Humarap lamang siya rito nang sa palagay niya ay kontrolado na niya ang reaksyon ng kanyang katawan. I'm sorry, Ashley. Napahumindig si Ashley. How dare he to say sorry? Was he sorry for kissing her? Sorry yourself. Hey, Ashley, wait! Did I say something wrong? Back off, Alex! Tumawa lang ito at hindi siya binitawan. That was loud, Ashley. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Oh, Ashley, I think you misunderstood me. I'm sorry for taking advantage of you, but I'm not in any way sorry that I kissed you. Tigalgal na napatitig siya rito. Alex sighed. Ashley was unaware of how desirable she was in his eyes. Those flushed cheeks, the dark curtain of her glossy mane. Cassie, baby, don't look at me like that. You would always affect me in every way. Alex, please, don't get angry with me yet, Ashley. But I'm not. Do you think Tito Cardo would allow you to have a boyfriend, Ashley? What? Would you mind if I don't follow the usual process of courting? Ano? I don't want to hear another what again, Ashley. So, I'll go straight to the point. Will you be my girl? I don't know what to say. But I love you, Ashley. I tried to suppress my feelings for you. Sinabi ko sa sarili ko na masyado ka pang bata. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, lalo na't lagi tayo magkasama. Do you love me too, Ashley? I don't want you to think that I'm rushing you into things and that I'm ruining our friendship, but I love you too, Alex. Yun ang rason kaya malungkot ako nito mga nagdaang araw. Ang sabi mo kasi alis ka na. I feel the same way. May isip ko palang na hindi kita makikita araw-araw, nalulungkot na ako. But everything will change because you're my girl now. I love you, Ashley. She laid her head on his chest and closed her eyes, smiling widely. You don't know how much you made me happy, Alex. Nasaan po si Daddy at Tita Isa, Yaya Nelia? Nakangiting tanong ni Ashley. Nasa library sila, pinag-uusapan yata nila ang anihan sa susunod na buwan. Ganun po ba? Sige po, Yaya. Pupunta na lang po kami ron. Kumutok si Alex sa pinto bilang warning bago nito pinihit ang seradura. Napatingin sa kanila ang daddy niya at madrasta. Alex, Ashley! Pag-acknowledge sa kanila ng daddy niya. Kagaya ni Yaya Nelia, napatingin din ito sa magkadaop na mga kamay nila ni Alex. Dad, Tita Isay, may sasabihin sana kami ni Alex. Kinakabahang tumingin siya sa binata. What is it? Ikaw na nga lang ang magsabi. Tito, girlfriend ko na po si Ashley. Oh! Tita Isay exclaimed. Napalingon ito sa daddy niya na tumayo at lumapit sa kanila ni Alex. Nasabi na niya rito na may usapan sila ng daddy niya na hindi siya magbo-boyfriend hanggat hindi siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay Alex, ito na ang bahala makipag-usap sa kanyang ama. Are you too serious? Opo. Ashley is only 17. Isa pa, may usapan kami na hindi siya makikipag-boyfriend habang nag-aaral pa siya. Alam ko po ang tungkol doon. Nasabi na po sa akin ni Ashley. Alex, hindi ibig sabihin na porke anak ka ng asawa ko, hindi ka na mananagot sa akin kapag sinaktan mo ang anak ko. Rest assured, Dad, I won't purposely hurt her, Tito. Oh, Dad, salamat.
Hindi ko namalayan, dalaga na pala ang anak ko. Dad! Alex, you've heard your Tito Cardo. Mananagot ka sa kanya kapag sinaktan mo si Ashley. Pero akong unang-una mo makakalaban kapag ginawa mo yun. I know, Ma. I think this calls for a celebration. You bet, darling. Follow us, kids. Inakbayan siya ni Alex. So, it's legal now. She smiled. She was too happy she couldn't think of a word that would describe what she was feeling. Are you still leaving next week? Malungkot na tanong ni Ashley kay Alex. Nandun sila sa Burol kung saan sila nahulog. Doon nila napagpasyahang palipasin na maghapon. Their relationship was more than a week old, and the past several days were very happy days for both of them. Don't be sad, Ashley. But you would be away, and I'd be back in school. Narinig niya mahinang tawa nito. Walang nakakatawa. Taray mo naman, meron ka ba? Inirapan niya ito. Hindi ka papasang comedian. Well, since I want to be one. Alex. Don't worry too much, okay? Tatawagan kita. Kung gusto mo kahit sigo-segundo pa. Besides, I'll be here every weekend. Mamimiss pa rin kita. I miss you too. Pero kailangan kong asikasuhin ang negosyo namin. Tumaas ang presyo ng langis kaya kailangan ko lumuwas sa Maynila para umattend ng meeting. May assistant ka naman, di ba? Hindi ba pwedeng siya na lang ang umattend ng meeting? Saka hindi ba pwedeng dito ka na lang magtrabaho kahit nasa Maynila ang negosyo mo? May ganun naman, di ba? Saka nandito kami ng mama mo, kaya siguro dapat dito ka na rin nakatira. I'm already doing something about that. May mga kailangan lang akong ayusin. Kaya huwag ka na malungkot, ha? Para hindi rin ako malungkot. Gusto kong i-enjoy natin yung mga natitira nating panahon na magkasama. Huwag kang mag-alala. Lagi kitang tatawagan at uuwi ako rito every weekend. Promise yan, ha? I almost forgot that I have a girlfriend who is still a baby. Alex? Joke lang. I love you so much, Ashley. You can count on that. Hindi mo babawasan yun kahit hindi tayo magkita araw-araw. Kung pwede nga lang, pakakasalan na kita eh. Then, let's get married. Oh no. Oo, ikaw naman. As if, bibikutin nga talaga kita. What I mean is, magpakasal kaya tayo rito. Tahing dalawa lang. May nabasa akong ganun, ikinasal nung bidang babae at bidang lalaki ang mga sarili nila sa isa't isa. Gayahin na lang natin sila. Hindi ka lang maganda, baby. You're also imaginative. Pero hindi ako nagbibiro. Sige na, gayahin natin sila. Tamang-tama, ang sunset ang isa sa mga witness natin. Witness? The trees, the breeze, and the sunset will be our witness. Hey, I didn't know you have it in you. Mr. Senisa? Ang alin? Being a romantic, a poetic too. Ganyan talaga kapag ang pakakasalan mo, babaeng mahal mo. Alexander Senisa, do you accept me? Ashley Velasco, as your environmentally wedded wife, do you promise to be with me every weekend, to call me every day, to be my friend, my love, true childlike whims, true tantrums, and impossible wishes, till I'm old enough to be legally married to you? I do. Now, Ashley Velasco, do you accept me as your future legally wedded husband, who promises to be there for you every weekend, call you every day, and will always love, cherish, and take care of you, till death do us part? I do. Masuyong tinuyo nito ang mga luha niya bago siya hinalikan sa mga labi. She wound her arms around his neck and kissed him back. I love you so much, Ashley. Someday, when the right time comes, you'll be the legal Mr. Alexander Senisa. For the two of us and everything around us, we're husband and wife already. You can't marry anyone else aside from me. Is that clear? Yes, ma'am. Good. Ito na nga kaya ang simula ng pagmamahalan ni na Ashley at Alex? O may isa silang pagsubok na kaharapin?